Hi everyone! Welcome sa ating youth service. This is Coach Adrian, one of your campus missionaries sa ating Every Nation Campus, Green Hills. And again, welcome back sa ating youth service. And ngayon, papatuloy tayo sa ating series na Remember Who You Are. Kung saan pinag-uusapan natin God as our Father and God who provides for us. Kung ano tayo para kay God at kung ano si God para sa atin. So, yun yung pinag-uusapan natin for the past few weeks. No? And ngayon, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung heart ni God for all of us to discipline us. Discipline, Coach A, big word. Alam ko, sa atin, iba't iba yung rehistro ng word na discipline. Every one of us has different experiences and respond when it comes to discipline. Whether ikaw yung taong you embrace and understands the discipline, or ikaw yung tao na talagang may mapait kang karanasan when it comes to discipline because you experienced the wrong kind of discipline, or ikaw yung taong nagrebelde dahil naka-experience ka na hindi magandang pagdidisiplina sa'yo. Kung nasan ka man, my prayer as we go through this word ni God ngayong araw na to is may embrace at maintindihan natin that God wants to discipline everyone of us. Kaya naman, let's start this preaching by praying. Lord, thank you for this afternoon. Lord, thank you for giving us, Lord, this word in reminding us who you are for us and who we are in you. Lord, we pray that you will open our hearts to receive from you. Lord, na maintindihan namin at ma-embrace namin, Lord, yung salitang discipline that comes from you. Lord, bless the preaching of your word. Bless our time together. In Jesus' name, amen and amen. Again, discipline. Ayan yung pag-uusapan natin. And makikita natin yung heart ni God to discipline us in this text sa Hebrews chapter 12, verse 3 to 11. Kung meron kang Bible, read it with me. Sabi rito, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who discipline us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they discipline us for a short time as it seems best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Sa passage na to ng scripture, makikita natin yung puso, yung heart ni God for all of us to discipline us. And para saan ba yon? Bakit ba tayo kailangan disiplinahin ni Lord? Bakit ba kailangan natin makaranas ng disiplina galing sa Panginoon? And again, no, I want you to be open, your hearts and even your ears to receive that word from the Lord. And I'm excited kasi alam ko marami tayong matututunan at mahukuha in the word ni God ngayong araw na to. Again, in our first week, no, in-establish na natin that God is our Father. As we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we now have the right to become His children. Pwede na natin tawagin si God as our Abba Father. So, kailangan clear sa atin yon na because of Jesus Christ, we are now have a relationship with the Lord. Kasi dun tayo, dun yung foundation of everything that no, pag-uusapan natin ngayong araw na to. No, again, that's who we are in God. We are His children and God is our Father. And along with that, marami tayong na-receive with the Lord. No? Pag si God is yung tatay natin, marami tayong na-receive. The provision that we need, yung hope, redemption, peace, and many more yung na-receive natin because of that relationship that we have in God. But along with all those things, meron din tayong na-receive na exhortation from God. Sabi sa verse 5, says here, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him.
Ano ibig sabihin nito? May habilin ang Panginoon para sa atin. May gusto siyang sabihin para sa atin through this verse na tayo bilang mga anak niya at siya bilang ama natin sa langit, meron siyang exhortation or meron siyang gustong sabihin sa atin, and that is for us to receive that discipline. Na merong discipline ang manggagaling sa Panginoon. Sabi doon, di ba? Do not regard lightly the discipline of the Lord. Ibig sabihin, in this verse, God is reminding us that we should acknowledge God's discipline in our lives. Meaning to say, first and foremost, God's heart is to discipline us. Gusto niyang malaman mo na merong pagdidisiplina na mangyayari sa buhay mo. Bilang anak niya at bilang tayo at tatay natin siya sa langit, there will be discipline that we will experience in our lives. Acknowledge God's discipline in our lives. Ayun yung una mong itanim sa ating mga isipan. In this text, discipline, sa context nila, no, during this time, yung discipline na word was commonly used, a common term for raising children through instruction, training, and correction. So yung discipline para sa kanila, tatlong bagay. Instruction, training, and correction. So remember those term, instruction, training, and correction. Kasi yun yung kailangan natin maintindihan when we talk about discipline. There's instruction there, there's training in there, and there's correction in there. Alam nyo, no, when it comes to acknowledging something from God, madaling i-acknowledge yung blessing ni God. Tama ba? Pag mayroon ka natatanggap, pag in-answer ni Lord yung prayer mo, madaling i-acknowledge yun. Or madaling i-acknowledge yung mga magagandang bagay na galing sa Panginoon. Yung gadget na pinagpipray mo, yung magandang grade na pinagpipray mo, sinagot ni Lord. Yung university na papasukan mo this coming school year, binigay ni Lord. And those things, madaling i-acknowledge yun. Anong mahirap i-acknowledge? It is hard for us to acknowledge when it comes to discipline ni Lord. Pag may sinabi na si Lord when it comes to discipline, nahihirapan tayo i-acknowledge yun. Pag it comes to God's discipline for us, mahirap na i-acknowledge sa buhay natin yun. Bahit kaya? And ang tanong, no, bahit pa kailangan natin tayong disiplinahin ni Lord? No? And when it comes to discipline ni Lord, no, mahirap siya acknowledge kasi ganito yung mga naiisip natin. Pag didisiplina tayo ni Lord, feeling natin pinaparusahan niya tayo. Ay, nako, didisiplinahin ako ni Lord. Paparusahan ako ni Lord sa nagawa kong hindi tama. Or pag may discipline, ang malas ko naman kasi nangyayari sa akin itong mga bagay na to. Or pag may pagdidisiplina, an unfair naman ng life, bakit nangyayari sa akin to? Sa ibang tao, hindi naman. So sobrang mahirap for us to acknowledge the discipline of the Lord because of those things. Not knowing that some of the things that we're experiencing are a discipline that comes from the Lord. Hindi dahil ayaw natin acknowledge, no, that those are discipline from the Lord, hindi natin malaman or matukoy sa sarili na, ay, ito palang nangyayari sa akin, hindi to parusa, hindi pala to pagiging unfair ng buhay, but this is a discipline that comes from the Lord. Again, we need to acknowledge that God wants to discipline us, that God's discipline in our lives. And in the Bible, ano ba yung reason kung bakit kailangan tayong disiplinahin ni Lord? Bakit kailangan maranasan natin yung disiplina ni Lord? Okay naman ako. Wala naman mali sa akin. Wala naman kailangan i-adjust sa akin. Well, talaga ba? Talaga bang okay ba tayo? Talaga bang walang kailangan i-correct sa atin, i-adjust sa atin? And in the Bible, it's very clear kung ano yung reason kung bakit dinidisiplina tayo ni Lord. In verse 6, sabi rito, "For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives." Now the question, kung bakit ba tayo kailangan i-disiplinahin ni Lord? Kung bakit may discipline tayong nare-receive from the Lord? The answer for that is this. God disciplines the one He loves. Mahal ka ng Panginoon, kaya ka nakakaranas ng disiplina. Mahal ka ng Panginoon, kaya nararanasan mo yung training, correction, instruction from Him. Kaya kung minsan mayroon kang mga circumstances sa buhay mo na piling mo na didisiplina ka ng Panginoon because God, again, disciplines the one He loves. And I know, no, growing up or up until now, nakakaranas ka ng different kind of discipline.
hindi magandang kind of discipline. A discipline that is driven by anger. Yung sobrang galit lang yung tao sa'yo, kaya ka nadidisiplina. Or a discipline that just wants to punish you. Gusto ka lang parusahan. A discipline that is an abusive kind of discipline. A discipline that degrades you and make you feel unworthy. A discipline that has no clear result in the end. It's just there to hurt you. I know lahat tayo rito, in some way or another, naranasan natin yung ganong kind of discipline. Yung hindi magandang pagdidisiplina sa atin. A discipline that doesn't produce something in us and doesn't motivated by love. But when it comes to God's discipline, alam naman natin na ibang-iba yung pagdidisiplina ng Panginoon sa atin. Because God's discipline is motivated by His love. Again, sabi niya nga, no, God disciplines the one He loves. God's discipline is there to correct you. Hindi lang para parusahan ka, pero it's there to correct you. Yung discipline ni God, hindi abusive kind of discipline, but it's a loving kind of discipline. And God's discipline will make you feel accepted and worthy. And God's discipline will prepare you for something great. Hindi ito yung discipline na basta maparusahan ka lang, but this is discipline is preparing you for something great. And makikita natin yon along the way as we continue on reading the verses. Again, the reason why we receive discipline from the Lord is because God disciplines the one He loves. Itatak mo yun sa isipan mo at sa puso mo. Hindi ka dinidisiplina ng Panginoon dahil pinaparusahan ka niya. Dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka niya, mahal ka ng Diyos, kaya ka nakaranas at nakaka-receive ng instruction from Him, ng matitinding training from Him, even correction sometimes because God loves the one, God discipline the one He loves. Pansin nyo, no? Every time na may gagawin tayong mali or hindi tama or yung wala sa will ni Lord, no? Meron tayong makukuha ng mga advice sa ating kaibigan, word of wisdom or instruction, even in the word ni God, meron tayong ma-re-receive na instruction na parang ganito sa mga kaibigan mo. Or, oy friend, parang mali na yata yung ginagawa mo. Feeling ko kailangan mo nang stop yung ginagawa mo. Those kind of instruction or word of wisdom. Or kundi naman, correction from friends na talagang upfront sasabihin sa'yo na mali yung ginagawa mo. And I hope you have those kind of friends na arap-arapan, itatama ka, upfront sasabihin sa'yo yung mga kamalian or even kasalanan na nararanasan mo. Sasabihin nila, alam mo, bro or sis, be, mali ang ginagawa mo, alam mo, kasalanan yan, hinto mo na yan, ayaw kita nakikita masaktan kasi mahal kita at mahal ka ng Panginoon. Those kind of correction, instruction, and training, it's those moments, it's a moment of discipline from the Lord. And I hope mahita niyo yun, no? Ma-acknowledge yun, mahita niyo sa friends niyo, even sa Word ni God, when you read the Word of God, mahita niyo that there's still instruction, training, and correction from the Lord. And I hope that you will see that as a discipline that comes from the Lord. Again, those moments are God's discipline in our lives. And all of that is for the reason, again, that God loves us and He doesn't want us to suffer yung consequences ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya tayo, no, binibigyan ng instruction ni Lord, tinitrade tayo ni Lord at kinokorrect tayo ni Lord kasi ayaw niya masaktan tayo at mag-suffer dun sa consequences ng mga ginagawa natin. Again, the reason why God disciplining us because He loves us. Not only that, not only God's discipline is a proof that He loves us, but it also a proof that we are His children. So sabi sa verse 7 to 9, it says there, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Imagine that. Not only the discipline of the Lord is a proof of His love, but it is also a proof that we are His legitimate children. God's discipline is a proof that we are His legitimate children. Tunay kang anak ng Panginoon.
'di ba, pag wala namang tao no na didisiplinahin ka, hindi mo kilala, stranger, tapos bibigyan ka ng instruction, training, correction. Wala namang ganun. Kasi hindi ka naman nila, walang pakialam yung taong yun sa'yo. Hindi ka naman nila kaano-ano. But when it comes to our parents, they give us instruction, training, correction because tunay nila tayong anak. Concerned sila sa atin. Kay God, ganun din. When God discipline us, pinapakita ni God sa atin that tunay kitang anak. Legit ka na children ko, no? Na anak ko, na sons and daughter ko. Ibig sabihin lang nun, again, sabi ko nga, yung discipline ni God, it gives you worth and feels you accepted. Because of that, being a legitimate children of God, because of that discipline, now we can have that sense of worth. Ah, when God disciplined me, sinasabi ni Lord, anak kita, mahal kita, tunay ka, legit ka, you have a worth. Ayaw kita mawala sa landas. I value you, I love you. You have worth. Meron kang halaga. Hindi ka baliwala at hindi ka sayang. God acknowledge you by disciplining you. You are a legitimate children. And as children of God, no, marapat lamang na i-acknowledge natin yung discipline ni God. Kung yung mga parents nga natin dito sa lupa, whether i-rebelde ka, no? But in some point, ina-acknowledge natin yung discipline nila. Sinusunod natin sila, nire-respect natin sila. What more si God na sobrang mahal tayo at sobrang gusto yung best sa atin? What more that we can respect, acknowledge, and embrace the discipline of the Lord? Again, when God discipline you, ibig sabihin lang yon na you are a legitimate son. Kung nagtataka ka pa or nangangamba ka pa or nagda-doubt ka pa, tunay ba talaga mag-anak ako ni Lord? Talaga bang pwede kong maging tatay si Lord? When you experience discipline of the Lord, it means that you are a legitimate children of God. And because of that, no, when we embrace the discipline of the Lord, na nakita na natin, love ako ni Lord, kaya niya ako dinidiscipline. Tunay akong anak ni Lord, kaya niya ako dinidiscipline. Now, as we embrace that and acknowledge that, makikita natin na meron yung resulta sa buhay natin. Yung discipline ni Lord, hindi lang nandiyan yan para pagtripan tayo or para bigyan lang tayo ng, ano, no, again, ng instruction, training, correction. But nandiyan yan because merong magiging resulta yan in a long run sa buhay natin. May mapuproduce yan sa buhay natin. And makikita natin yon sa verse 10 and 11. Sabi rito, for they discipline us for a short time, yung mga magulang daw natin dito sa lupa, at it seems best to them. But He, God, disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ano daw yung dalawang bagay na mapuproduce ng discipline ni Lord sa buhay natin? Ano yung dalawang bagay na resulta ng pagdidisiplina ng Panginoon para sa atin? Yung dalawang bagay na yon is this. We will share God's holiness and we will receive the peaceful fruit of righteousness. God's discipline produces holiness and righteousness in our lives. In the long run, as we embrace and acknowledge and obey God's discipline in our lives, it will produce holiness and righteousness sa buhay natin. Ano bang ibig sabihin ng holiness and righteousness? Ano ba yung itsura niyan sa buhay natin? Unang-una, holiness. Holiness means you are set apart for a purpose. God is giving you instruction, training you, and correcting you to set you apart for His purpose. Diba pag nagkakamali ka, pag may nagagawa kang hindi tama, hindi align sa will ni Lord, and God will discipline you by giving you instruction, by training you, and by correcting you, what He's doing is He's setting you apart. Anak, dito ka dapat. Hindi dapat yan yung tinatahak mo. Dito ka. You have a purpose. May patutunguhan ka. Ito yung purpose ko sa'yo. Ito yung will ko sa'yo. Kaya gusto ko itang i-discipline. Kaya ito yung instruction ko sa'yo. Kaya ito yung training ko sa'yo. Kaya ito yung correction ko sa'yo. Because I'm setting you apart. Because you have a purpose in me. Holiness. You are set apart for a purpose. Next is righteousness. Ano ba yung righteousness? Righteousness means you are right with God. Kung dati, rebelde ka kay God. Kung dati, layo mo kay God. Kung dati, natakbuhan mo kay si God.
Now, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, naging right ka na. And as you continue to embrace and acknowledge God's discipline in your lives, it will continue to produce righteousness in you. Kasi minsan, maliligaw pa rin tayo. Minsan, magre-rebelde pa rin tayo kay Lord. Minsan, ayaw pa rin natin yung will ni Lord sa buhay natin, yung purposes ni Lord sa buhay natin. But when God discipline us, now God produces righteousness in us. Tinatama niya ulit tayo with our relationship with Him. Kung napapalayo niyo tayo, God will give you instruction, will correct you, will train you once again so that you could be right again kay God. You can be righteous kay God. Sa mata ni Lord, okay ka na. Sa mata ni Lord, you are right. Restore na yung relationship mo sa Kanya. Hindi mo na kailangan mag-rebelde, mag-compromise at gawin yung mga bagay na wala sa will niya. You are now right with God. You are now righteous because of discipline of the Lord. Again, those are the things that the discipline of the Lord produces in us. Holiness and righteousness. And I hope we understand that the discipline of the Lord will produce that in us. Kasi yung discipline ng Lord for us is there the discipline of the Lord is there for us to be transformed. God's discipline transforms us. Hindi lang to punish us, but God's discipline does transforms us. Gustong baguhin ng Panginoon yung buhay natin, kaya niya tayo dinidisiplina. Yung mga bagay na meron tayo sa buhay natin na kailangan baguhin, God will correct that, God will train us, and God will continue to give us instruction so that we can be transformed to be used by His purpose and will sa buhay natin. Again, the end result of God's discipline in our life is for us to be transformed. And my prayer, as we embrace and acknowledge and obey God's discipline in our lives, we will see the transformation that comes from the Lord. Again, embrace and obey God's discipline in our lives. When you acknowledge na may disiplina ang Panginoon, gusto kanyang disiplinahin dahil mahal kanya, dahil legitimate children kanya, at dahil gusto kanyang i-transform by producing holiness and righteousness in your lives, my hope and my prayer that we will embrace and obey God's discipline in our lives. Let me end with this story and illustration. No? Nung bata ako, one of the things na sobrang dinidisiplina ako nung mga magulang ko, nung hirap na hirap sila, disiplinahin ako yung pag-inom ng gamot pag nagkakasakit ako. Dati kasi, ayaw na ayaw ko uminom ng gamot. Bakit? Ang pait kasi nung gamot para sa akin before. Tapos pag yung tablet, hindi ko pa malunok. So, ayaw na ayaw ko uminom ng gamot kahit na sobrang taas na nung lagnat ko, parang matatanggal na yung ulo ko, sobrang sakit ng ulo ko, ayaw ko pa rin, hindi pa rin ako iinom ng gamot. So, pag may ganung senaryo na, ang gagawin ng mga magulang ko, papaluin nila ako, pagsasabihan nila ako, para lang makainom ako ng gamot. Not knowing na yung ginagawa nila will produce something in me. Na alam ko lang naman na dahil the reason why they're doing that, kasi mahal nila ako, ayaw nilang lumalayo yung sakit ko at gusto nilang gumaling ako. And growing up, talagang na-realize ko, nga no, kung hindi ako kinorek ng mga magulang ko, no, kung pinabayaan lang nila ako na hindi uminom ng gamot at magkasakit, baka wala na ako ngayon sa mundo. No? But because of that, now I understand yung important nung yung health, no, yung kalusugan. So ngayon, alam ko na pag may sakit ka, kailangan uminom ng gamot. Kailangan mag-rest ka rin, kailangan mong pagalingin or i-treat yung sakit para gumaling ka. Also, another story, no? Again, yun, yung ano, no? That's kind of discipline. Papaluhin ako, pagsasabihan ako, just for me, na uminom ng gamot at gumaling. Another, ano, no, story. In my Christian life, no? Early years in my Christian life, na-experience kong, ano, ma-persecute ng own relatives ko. Ibig sabihin, because of my faith, na-persecute ako. Kasi sila, mama at yung buong pamilya namin, solid Catholic talaga. So, nung nalaman nila na naging Kristiyano ako, sobrang nabigla sila at hindi nila in-expect yun. So, may mga tension between our relatives. Kasi minsan, hindi na ako nakakasama sa kanila, sa mga ginagawa nila. So, one time, every time na pupunta ako sa youth service before, sinasabihan ako nung isa kong relatives, huwag kang pumunta dyan. Wala ka naman na
na kukuha dyan, huwag kang pumunta dyan. Tapos yung time na mag-ano pa ako, mag-victory weekend, tapos magpa-water baptize. Sinabi, ito talaga yung sinabi sa akin, pag nagpa-water baptize ka, makalimutan mo ng ano, kapamilya ka namin. Kasi kala nila, mag-ano na ako, convert ng religion at all. So hindi nila mag-gets talaga na my decision is a personal walk and relationship with the Lord. And during those time, na nape-persecute ako, ang daming sinasabi sa akin ng mga relatives ko, I know, God is giving me instruction, training, and correction during the course of that time. Meron akong, yung mga leader ko talagang nire-remind sa akin, tinatama lang yung mindset ko, kinokorrect lang ako, Adrian, itong inano mo, it's not about religion, it's about your relationship with the Lord. This is your personal walk with the Lord. So those kind of instruction, training, and correction I received from other leaders. And even sa word ni Lord, talagang tinuturuan niya rin ako, tinitrain niya ako na mahalin at irespeto pa yung magulang ko, even yung mga relatives. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa ganung bagay, God is training me and correcting my heart to have that kind of respect and honor pa rin sa parents ko. And that's how God discipline us. God is bringing people to us that will give us instruction, training, and correction. And even him, siya mismo, sa salita niya, he will always give you instruction, will give you correction and training so that you can receive the discipline of the Lord. And my prayer, as we go along with those discipline, maintindihan natin that God is training you, correcting you, and giving you instruction for a purpose. And my heart and my prayer that you will embrace and obey God's discipline in your lives. Now the question is, Coach Adrian, paano ba namin mas lalong may embrace yung discipline ni Lord sa buhay namin? Ano yung practical things na kailangan namin gawin so that we could embrace the discipline of the Lord in our lives? Sobrang simple lang nito, and narinig nyo na sa amin to bilang mga coaches. Number one, things that you need to do so that we can embrace the discipline of the Lord in our lives is this: to read and obey God's Word. Basahin mo yung Bible. Basahin mo yung salita ng Panginoon. Bakit? Sabi sa 2 Timothy, Chapter 3, verse 16, it says here, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Yung salita ng Panginoon is there for to teach us, to correct us, and to train us in righteousness. Ibig sabihin, sa salita ng Panginoon, we can receive His discipline. As we read and obey God's Word, we can see His instruction, His training, and His correction, His discipline for us. For us to fully embrace, obey, and know the discipline of the Lord in our lives, read and obey God's Word. And that's my heart and my prayer as we continue to talk about remember who we are in God. Remember that we are God's children, and as children, we ought to obey and embrace God's discipline in our lives. Let's pray. Lord, maraming salamat for reminding us na bilang mga anak mo, marapat lamang na i-embrace namin, yakapin namin, Lord, yung disiplina na galing sa'yo. Marapat lamang na sundin ka namin. Marapat lamang na i-acknowledge namin, Lord, na there are times that you will discipline us. Yung mga moment, Panginoon, na nawawala na kami sa will mo at sa purposes mo sa buhay namin, Lord, you will do something to train us, to give us instruction and to correct us. And those are your discipline in us. Lord, I pray that we will acknowledge those moments na hindi kami tatakbo, hindi kami magre-rebelde, hindi namin aayawan yung mga bagay na yon. But all the more, we will acknowledge that you want to discipline us because you love us and because we are your sons and daughters. And you want to produce righteousness and holiness sa buhay namin. Lord, I pray for these students, Lord. Sa lahat na nakikinig ngayon, Lord, buksan mo yung puso namin, palambutin mo yung puso namin with your discipline, Lord. Na every time we will receive discipline, Lord, hindi kami magmamatigas, Lord, na sundin ka. Bagkus, Lord, we will fully surrender, we will fully obey you and trust you that your discipline is for us and that your discipline is driven by your love. Lord, thank you because
hindi mo kami pinapabayaan. Nandiyan yung disiplina mo, yung discipline mo, dahil gusto mo kaming patuloy na lumakad sa purposes and sa will mo sa buhay namin. Na ayaw mo kaming mawala ng landas. Ayaw mo kaming talikuran ka. Ayaw mo kaming maligaw ng landas. Lord, dinidisiplina mo kami upang itama kami sa landas na gusto mong tahakin namin sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil yung bawat kabataan at mga tao na nakikinig dito, Panginoon, may acknowledge nila yung tunay na disiplina na galing sa'yo at susundin nila yon, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin ko rin yung mga taong nakaranas, Lord, ng mga abusive kind of discipline. Yung napagsabihan sila ng hindi magagandang salita or napagbuhatan sila ng kamay in an abusive way. Lord, I pray that you will heal those wounds in their hearts. Lord, remove, Lord, those bad memories, Lord, and replace it with your love. Embrace them right now and remind them, Lord, that your discipline is a discipline that is deep, driven by love, a discipline that is kind, a discipline that will produce something in us, Lord. This, your discipline is not there to punish us, but to transform us. Lord, I pray that you will heal every heart that has been wounded by the abusive kind of discipline here on earth. Lord, we pray that you will enable us to trust you again and to respond in your discipline in our lives. Lord, thank you because you will open everyone's heart for your discipline so that we could acknowledge it, embrace it, and obey it in our lives. In Jesus' name, amen and amen. We're not done yet. We will respond in worship and acknowledge the Lordship of the Lord in our lives. Kasi mas madaling sundin ang Panginoon pag kilala natin siya at pag tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon. Kaya naman, let's worship God. Lord, we worship you, God. Surrender, I will yield, I will bow down, and I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you alone. Together, church, I will worship. I will worship. I will praise, and I will lift up your holy name. I will give you all the glory, all the honor. You are
Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Come on, sing it out. Here I am, Lord, use me. Here I am. Here I am, Lord, send me for your glory. For your glory, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Again, thank you for joining us at ating youth service. If you are blessed with the message, share mo naman tong message na to, share mo tong video na to sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga classmate mo, para naman sila rin ay ma-bless at maintindihan nila na yung disiplina ng Panginoon. And also, if you want to give your tithes and offering, you can do so by clicking yung link na nandyan, visit that link, and you can process your tithes and offering there. And also, again, kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe sa lahat ng social media account natin, please do so para maging updated ka sa Facebook man yan, sa YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Follow mo kami, Every Nation Campus Greenless, search mo lang at i-follow mo na para maging updated ka sa mga nangyayari sa atin. Again, thank you for joining us. Meron pa tayong another week for our series, Remember Who You Are. Kaya naman, see you sa next youth service natin. Bye, guys!